Hi everyone! Welcome po muli sa ating kusina. For today's video guys, ay gagawa tayo ng messy chocolate cake bites. Meron na tayong ginawa nito dati guys, yung messy brownies. Ngayon naman ay cake version naman yung gagawin natin. At saka lagyan natin siya ng dalawang klase ng masarap na sauce, yung chocolate at saka caramel sauce. Kaya huwag na natin patatagalin yan, tara umpisahan na po natin. Magsasamahin muna natin yung ating cocoa powder, yung ating coffee powder at saka yung ating boiling water. Ayan, yung cocoa powder na ginamit ko dito guys ay combination siya ng dark at saka unsweetened. Pero pwede kayong gumamit ng dark lang or unsweetened. Then ayan, nilagay ko na yung ating mainit na tubig. Kailangan natin itong gawin guys para lumabas yung flavor ng ating cocoa powder. Yun yung pagka-chocolate niya. Ayan, then imix lang natin ito guys hanggang sa ma-dissolve lang yung ating cocoa powder at saka yung ating coffee powder. Pagkatapos natin siyang imix, kapag na-dissolve na yung ating cocoa powder, set aside lang muna natin ito. Then gagawin naman natin next yung ating buttermilk. Pagsasamahin lang natin yung white vinegar, pwedeng lemon juice dito sa ating full cream milk. Ayan, then iset lang natin ito or rest lang din natin siya ng 5 to 10 minutes bago natin siya gamitin. Dito naman sa ating isang bowl, ilagay lang natin lahat ng ating mga dry ingredients, yung ating all-purpose flour, salt, baking soda, at saka yung ating baking powder. Sasalain lang natin ito guys, or strain lang natin para maiwasan natin yung mga buo-buong flour or mga buo-buong baking powder, lalo na yung baking soda, mas marami siyang buo-buo guys, kaya ayan. Then imix lang natin ito guys at iset aside lang muna natin ito. Dito naman sa ating isang bowl, ilagay lang natin yung ating softened butter. Ayan, dapat malambot siya pero hindi po siya melted. Then sunod na rin natin yung ating brown sugar. Dapat brown sugar yung gagamitin natin dito guys kasi mas mataas yung content ng molasses ng brown sugar. Kaya ito yung magpapamoist doon sa ating cake. Ayan, then ibit lang natin ito guys na mga 1 to 2 minutes. Hanggang sa medyo mag-light lang siya guys. Hindi naman yung as in puting-puti na siya. Then sunod na natin ilagay yung ating oil. Then maglalagay tayo dito ng oil guys para dagdag pang pamoist din yun sa ating cake. Ayan, combination siya ng butter at saka ng oil kasi yung butter naman magbibigay ng magandang lasa or pagkalinamnam ng ating cake. Ayan, then yung butter pala guys kapag ka-salted yung gagamitin nyo, i-skip nyo na lang yung salt dun sa dry ingredients natin. Pero kapag ka-unsalted, ayan, maglalagay tayo ng salt. Then after nito guys, lagay na natin yung ating vanilla. Then imix lang natin ito ulit. Meron pala tayong secret ingredients guys na ilalagay dito sa ating cake. Ito yung mayonnaise. Ayan, dapat yung plain lang, yung walang flavor. Ayan, ito yung binili ko guys, yung nakapack lang. Ayan, ito yung magbibigay ng magandang texture at saka magandang lasa dun sa ating cake. Huwag kayong mag-alala guys kasi hindi naman magbabago yung lasa ng ating cake. Mas lalo siyang sasarap. Ito yung mga ginagamit guys dati, mga old fashion na chocolate cake. Ayan, mayonnaise yung mga ginagamit nila guys, yung lalo na yung mga eggless na chocolate cake. Ayan yung ginagamit nila. Then ayan, ilagay na natin yung ating egg or yung ating itlog. Ayan, one at a time lang yung pag-add natin. Count lang tayo ng mga 10 seconds bago natin ilagay ulit yung ating next egg. Yung speed pala ng ating mixer dito guys, ayan, nasa medium speed lang siya guys. Huwag po natin siyang i-high speed kasi para hindi natin or maiwasan natin ma-overmix yung ating butter mixture kasi pag na-overmix, hindi po magiging maganda yung kalabasan ng ating chocolate cake. Then ayan, nalagay na natin lahat ng ating egg. Continue lang natin yung pag-mix natin ng another mga 1 minute lang guys. Then sunod na natin ilagay yung ating mga dry ingredients. Huwag din po natin kalimutan laging scrape yung side ng ating mixing bowl para kahit yung nasa ilalim guys ay ma-mix po natin ng maigi. Then ayan, kapag wala na tayong nakikita ang mga traces ng egg, ayan, pwede na ito guys, ilagay na natin ngayon yung ating dry ingredients. Alternate sa cocoa mixture natin at saka sa ating buttermilk. Ilagay muna natin yung kalahati ng ating dry ingredients guys. Then ilagay din po natin yung kalahati ng ating half ng ating buttermilk at saka dun sa ating cocoa mixture, half din po nito. Ayan. Dito guys, kung natatakot kayong ma-overmix nyo yung inyong chocolate mixture, ayan, pwede kayong gumamit lang ng wire whisk na lang guys. Huwag na kayong gumamit ng mixer para sigurado po tayong hindi natin siya ma-overmix, lalo na kapag hindi pa natin marunong, hindi pa natin tansyado yung paghalo natin. Ngayon naman, ilagay na natin yung natirang dry ingredients natin at saka yung ating buttermilk at cocoa mixture. Continue lang natin yung pag-mix natin guys. Sa mga 10 seconds lang guys, then gumamit na lang ako dito ng wire whisk para haluin yung ating chocolate mixture.
Hahaluin lang natin ito guys gamit ang ating wire whisk, then hanggang sa wala na tayong nakikita mga dry flour dito sa ating mixing bowl. Ito guys, pwede din pala natin siyang strain or salain bago natin siya ilagay doon sa ating baking pan na gagamitin. Ayan, dito kasi nakalimutan ko siyang salain guys kasi may nakikita pa akong mga white part ng ating mga dry ingredients. Pero doon sa pangalawang baking pan, ayan, sinala ko na siya kasi nga para sure tayo na wala talagang nasasamang mga dry flour or mga buo-buong dry ingredients dito sa ating mixture. Then, ayan, gumamit ako dito ng baking pan guys. Ayan, 11 by 11 yung size nito. Ayan, pwede naman kahit anong baking pan yung gagamitin nyo. Naglagay lang ako ng oil at saka ng baking paper para madali nating tanggalin yung ating cake. Then, ito naman yung pangalawa guys. Ayan, ayan, nakikita nyo ba yung mga puti-puti doon sa ating strainer guys. Ayan, yan yung dapat iwasan natin para maganda yung magiging texture ng ating cake. I-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 160 degrees Celsius ng 45 to 50 minutes. Ayan, depende po sa ating oven. Ayan, dapat mahinang apoy lang or low temperature lang guys kasi kapag nasobrahan natin ng temperature yung ating oven, ayan, yun po yung tendency na nagka-crack yung ating ibabo ng ating cake. Then ayan guys, after natin siyang palamigin, pag warm na siya guys, ayan, tatanggalin na natin siya sa ating baking pan at pwede na natin siyang ikat or slice para dun sa ating cake bites. Ayan, depende naman sa inyo guys kung gaano kalaki yung size ng pag-slice nyo. Dito sa akin guys, bali 1 inch lang guys yung size ng pag-cut ko dito. Ayan, depende din yun guys kung saan nyo siya ilalagay. Dapat balance lang or bagay siya dun sa paglalagyan nyo. Kasi kapag medyo masyadong malaki, hindi rin siya maganda tingnan. Then ayan guys, papakita ko lang sa inyo yung texture niya. Ayan, napaka-moist niya. Ayan, nakita-kita nyo naman guys yung ibabaw ng ating cake. Then pati yung loob guys, ang ganda ng texture ng ating chocolate cake. Ayan, chocolate base pa lang guys. Napakasarap na kahit walang icing or kahit walang sauce. Yan, ito naman yung lalagyan niya guys. Ayan, nabili ko lang din ito sa Shopee. Try ko hanapin doon sa history ng ating Shopee nung pag-purchase natin at ilalagay natin yung link sa description box doon sa ating YouTube channel. Ilagay na natin siya ngayon dito sa tab. Bale, 25 pieces yung kasya dito guys, dito sa size na to. Pero kung mayroon kayong ibang packaging guys, pwede nyo namang gamitin yon. Ito kasing lagayan ko, matagal na ito naka-stock doon lang sa cabinet. Kaya naisip ko rin gumawa na itong cake na to para magamit ko na siya guys. Ito na lahat yung nagawa natin guys. Pali nakagawa tayo dito ng 10 pieces na tub doon sa recipe ng chocolate moist cake natin. Next naman natin gagawin yung ating caramel sauce. Ayan, dito sa ating saucepan, ilagay lang natin yung ating 2 large na egg yolk. Then ito naman yung ating condensed milk. Ayan, yung classic yung ginagamit ko talaga lagi guys kasi mas malapot siya compared dun sa mga ibang condensed milk. Pwede naman kayong gumamit ng ibang brand pero ito talaga guys ang ma-recommend ko kasi hindi tayo gagamit ito ng pangpalapot or ng flour or ng cornstarch para lumapot yung ating mixture. Ayan, dapat lulutuin natin siya hanggang sa lumapot siya guys. Ayan din, ito naman yung ating evaporated milk na ginamit natin. Classic din yung ginamit ko dito guys kasi mas masarap talaga ang lasa nito guys compared dun sa mga ibang evaporated milk. Then ayan, ilagay na rin natin yung ating all-purpose cream. Ito yung ginamit ko dito guys. Bumili ako yung maliit, meron namang nabibili yung maliit na box lang na Nestle cream. Ayan, ito lang yung binili ko dito. Hindi naman natin naubos to kasi 1/4 cup lang yung kailangan natin dito guys. Then i-mix lang natin ito o haluin lang natin siya guys hanggang sa ma-dissolve or wala na tayong nakikitang mga trace ng egg yolk. Ayan, gumamit ako dito ng wire whisk para mahalo natin siyang maigay bago natin siya ilagay sa stove. Bubuksan na natin ngayon yung ating stove sa mahinang apoy lang guys. Ayan, dapat ganyan lang siya kahina. Then, continue na natin yung pag-mix natin o yung paghalo natin hanggang sa lumapot na yung ating caramel sauce. Ayan, and dito guys, kailan mahaba yung pasensya natin kasi medyo matagal. Ito, mga 30 to 35 minutes yung pag-mix natin hanggang sa makuha natin yung tamang consistency ng ating caramel sauce. After 20 minutes guys, ayan nga, kumulo na siya pero hindi pa ito yung tamang consistency na hinahanap natin. Ayan, malaking factor yung condensed milk dito guys. Dapat yung malapot yung gagamitin natin. Then ayan guys, kapag gumuhi tayo sa gitna ng spatula natin at hindi na bumabalik yung ating caramel, ayan, ibig sabihin pwede na ito, pinatay ko na yung ating apoy. Then nilagay na natin yung ating butter at saka yung ating vanilla. Kung gagamit naman kayo ng ibang brand ng condensed milk dito guys, ayan,
maglagay kayo ng konting corn flour or ng corn starch para mas mabilis yung paglapot niya. Kasi dito guys, hindi tayo naglagay ng corn starch dito. Kasi maganda din kasi kapag walang corn starch guys, kasi matagal din masira yung caramel sauce natin. Ayan, kapag ka nagmelt na yung butter guys at saka smooth na yung ating sauce, ayan, pwede na ito. Pwede natin siyang strain guys. Pwede rin hindi kasi hindi naman tayo naglagay dito ng corn starch. Pwede kahit hindi nyo siya salain, pero sa akin, sinala ko pa rin siya para mas smooth yung ating caramel sauce. Then palalamigin lang muna natin ito guys bago natin siya gamitin. Pwede din po natin siyang ilagay sa chiller. Ayan, para mas lumapot pa siya. Natin gagawin yung ating dark chocolate sauce. Ayan, dito sa ating saucepan, sasalain lang muna natin yung ating cocoa powder at saka yung ating all-purpose flour. Then ilagay na rin natin yung ating sugar. I-mix lang muna natin ito bago natin ilagay yung ating full cream milk. Pwede po kayong gumamit ng evaporated milk, pero baka mas lalapot na siya guys kapag ka-evaporated milk yung ilagay natin. So mas maganda kung fresh milk or full cream milk. I-mix lang natin ito guys hanggang sa ma-dissolve lang yung ating cocoa powder. Ayan, kapag wala na tayong nakikita ang mga dry ng flour or ng cocoa powder, ilagay na natin siya sa stove din. Sindihan na natin yung stove natin guys sa mahinang apoy lang para hindi po agad masunog yung ating chocolate sauce. Lulutuin lang natin ito guys sa mga 10 to 15 minutes hanggang sa lumapot lang siya. Then continuous lang din yung pag-mix natin para hindi masunog yung ating chocolate sauce. Ayan, gumamit ako dito ng spatula para matanggal natin yung mga dumidikit-dikit sa bottom part ng ating saucepan. Then ito na siya guys, after 13 minutes, ganyan yung consistency niya. Okay na ito guys. Ayan, patayin na natin yung ating apoy. Then nilagay ko na yung ating chocolate chips, yung ating dark pa rin ito guys, dark chocolate chips pa rin ito yung gagamitin natin dito para hindi ganun kaumay yung ating chocolate sauce. Pero pwede kayong gumamit dito guys ng combination ng milk chocolate at saka ng dark chocolate, and i-hop-hop nyo na lang siya. Then naglagay ako dito ng coffee powder para mas lalong intense or lumabas yung pagka-chocolate flavor ng ating sauce. Then ilagay lang natin siya ngayon dito sa ating measuring cup at palalamigin lang natin siya hanggang sa medyo lumapot lang siya. Ito din yung sauce na ginamit natin dun sa cookies natin na stick. Ayan, nag-add lang ako ng 1/2 pa na recipe para magkasya siya dito sa recipe natin ng chocolate cake. Then ayun, set aside lang muna natin ito guys. Then kapag dito guys, medyo mainit-init pa itong caramel sauce natin, kaya hindi pa siya ganun kalapot or ka-thick. Ayan, pwede nyo siyang ilagay muna sa chiller ng mga 30 to 35 minutes para mas malapot pa siya guys. Medyo mainit-init pa kasi ito, kaya ayan, medyo runny pa yung ating caramel sauce. Pero mas maganda guys kung ilagay nyo muna siya sa chiller para mas malapot siya bago natin siya ilagay sa ating cake. Ito guys, na-chilled ko na pala ito ng 20 minutes. Ayan, nakikita nyo ba yung kaibahan? Ayan, medyo malapot na siya dito guys compared dun sa kanina yung binuhos natin ng first na nilagay natin sa ating cake. Ayan. Then ilagay na rin natin ngayon yung ating chocolate sauce na ginamit natin. Itong mga sauce niya guys, pwede nyo siyang gawin a night before bago nyo siya gamitin. Or gawin nyo siya sa gabi guys. Then ayan na siya guys. Oh, after 30 minutes, ganito na siya kalapot. So kailangan talaga i-chilled siya bago natin siya ilagay sa ating cake para mas maganda yung texture ng ating caramel sauce at maging mas malapot pa siya. Ito kasi guys, nagmamadali ako dito dahil may-ari na itong mga cake na ito guys. Ay, i-deliver na lang ito. Kaya nagmamadali ako, nilagay ko na lang siya sa fridge ng or sa chiller bago ko siya pinadeliver para mag-set lang yung mga sauce na nilagay natin. Itong mga sauce siya guys, pwede nyo rin ilagay sa naka-separate na container, yung maliit liit na transparent na container kagaya nung ginamit natin nakaraan doon sa cookie stick natin. Pero mas maganda siya guys kasi pag nakalagay na siya dito sa ating cake para maabsorb na niya yung mga sauce at mas lalong sasarap yung ating cake. At nag-add pa tayo dito ng toasted almonds, so mas lalong masarap na yung ating cake. Ito na lahat yung nagawa natin guys. Pwede rin ilagay muna natin siya sa chiller bago natin siya ibigay or ibenta sa ating mga suki. Para mas masarap kasi siya guys pag medyo malamig siya. Then ayan nga, titikman na natin ngayon yung ating messy chocolate bites na may caramel sauce at chocolate sauce. Sobrang nakaka-addict itong cake na ito guys. Then ito naman yung galing sa chiller. Ayan, nagtira kasi ako ng 3 pieces na tub. Hindi pinabigay ng mga kids ko dun sa reseller ko. Kaya ayan, may natirang 3. Ayan, na-chilled na ito overnight guys. Ayan, at kaya nag-set na yung mga sauce niya. Ayan. Ang perfect lang ng combination guys ng ating caramel sauce at saka ng ating chocolate sauce dun sa chocolate moist cake na ginawa natin.
Ito, then yung pinakagusto ko dito guys, yung caramel sauce. Kaya ayun, nakita nyo ba guys, yun yung unang naubos. Kasi sobrang linamnam nitong caramel sauce na to. Iba siya dun sa mga caramel sauce na ginawa natin before, dun sa ating mga video. Tsaka yung ating chocolate cake guys, hindi siya crumbly. Kasi nga, gumamit tayo dito ng combination ng butter at saka ng oil. Kaya buong buo yung ating cake at hindi rin tayo nahirapan mag-slice or mag-cut. Kahit hindi pa siya ganun kalamig. At sobrang moist niya guys. Ayan, binibenta ko pala itong cake na ito. Kada isang tub, 160 pesos. Again po, depende po yun sa mga ingredients at sa mga price ng sangkap na ginagamit natin. Mag-costing na lang po tayo. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong pananood. Mag-iingat po tayo palagi.